Magkasama hanggang kulungan ang magkaibigang tandem sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Quezon City. Nabulilyaso ang kanilang pagbebenta ng kar na motor matapos nilang makatransaksyon ang mismong may-ari online. May report si Bel Custodio. Kita ang pagkaripas ng lalaking ito matapos matimbog sa follow-up operation ng mga pulis sa North Fairview. Agad naman siyang na-corner ng mga pulis. Agad na pinusasan ng 18 taong gulang na suspect at itinabi sa 23 anyos niyang kasabwat sa pagnanakaw. Around 9:30 ng gabi, pinark niya yung motor niya sa harap ng bahay niya along the road dito sa Barangay Commonwealth. And then the next morning, mga 10 o'clock in the morning, nung papasok na siya ng trabaho, nawawalan yung motor niya. So immediately, nireport niya sa barangay tapos dito sa police station. Tapos, nakita na lang nung kapatid, nung victim, na yung motor, binibenta online. May mga features like gas-gas na sila lang nakakaalam. Nakita nila na motor nila yun yung binibenta agad online. Walang CCTV sa bahay ng biktima, kaya madaling natangay ng suspect ang motor. Posibleng kinamitan ito ng universal key para paandarin. Bagsak presyong ibinenta ng mga suspect ang nakaw na motor sa halagang 40,000 piso. Halos bagong bili pa lang ito ng may-ari at may original na presyong aabot sa 100,000 piso. Agad ang nakipag-transact ang biktima sa dummy account na gamit ang suspect sa pagbebenta ng nakaw na motor. Nakipagtawaran pa ang biktima para pagmukhaing totoo ang transaksyon. Kumagat sa pain ang mga suspect. Nagkita ang mga kawatan at biktima sa North Fairview. Pinatest drive pa nila sa biktima ang ninakaw na motor. Wala silang kaalam-alam na trap na pala ito. Nakaabang ang mga pulis para sa pag-aresto sa mga kawatan. Agad na nabisto ng mga pulis ang nakaw na motorsiklo. Natagpuan kasi sa compartment ng motor ang ORCR na nakapangalan pa sa biktima. Inaalam pa ng mga pulis kung sangkot ang dalawa sa sindikato. Posible kasing marami nang nabiktima ang mga salarin gamit ang iba't ibang dummy account online. Tayo na nanawagan sa mga iba pang nabiktima nila na lumutang dito sa police station. Kasi na-recover natin yung motor na ninakaw at na-arrested natin sila. Tumangging magbigay ng pahayag ang magkaibigan. Pag pinark po natin, doon po sa mga lugar na may ilaw at kung pwede po doon sa may mga CCTV para just in case mawala po yung motor natin, madali po natin ma-identify sino yung mga kumuha, identity ng mga kumuha at yung modus na ginamit nila sa pagkuha o pagtakay sa motor. Haharapin ng dalawang suspect ang kasong paglabag sa new anti-carnapping law. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.